Magandang araw! Ako si Doc Benjo mula sa Department of Health at nandito ako ngayon upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga bakuna at boosters kontra COVID-19. Sa araw na ito ay inaalok sa inyong anak ang bakuna kontra COVID-19. Itong bakuna ay ibinibigay ng libre galing sa gobyerno. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung magpapabakuna o hindi. Gayunpaman, aming inirerekomenda na magpabakuna na ang lahat ng eligible recipients kabilang ang inyong anak para maprotektahan ang buong pamilya, ang komunidad at eskwelahan laban sa COVID-19. Bakit kailangan bigyan prioridad ang mga kabataan para sa pagpapabakuna? Ang mga kabataan ay maaari pa rin mahawak ng COVID-19 dahil hindi pa gaanong na-develop ang kanilang immune response kumpara sa mga matatanda. At dahil sila ay nasa closed setting sa kanilang paaralan at madalas ay nagsasama-sama at magkukumpul-kumpulan kasama ang ibang mga bata, maaaring mas bumilis ang pagkalat ng sakit sa kanila. Para mapanatiling ligtas sa mga bata, faculty, staff at iba pang mga tao sa paaralan, kailangan natin ng bakuna. Ang bakuna ay magbibigay proteksyon mula sa malubhang COVID-19, sa pagka-ospital at kamatayan. Makakapagbigay din ito ng mas ligtas na pagbalik sa paaralan o face-to-face classes at magagawang mas ligtas ang pagkikita ng pamilya at kaanak. Para matanggap ang ganap na proteksyon, importanteng tandaan na dapat makumpleto ang ikalawang dose ng kaparehong brand ng bakuna nang naaayon sa schedule. Sa madaling salita, protektado ba at ang iyong pamilya at ang buong eskwelahan kapag lahat ay magpapabakuna? Anong mga bakuna para sa COVID-19 ang gagamitin para sa mga bata? Ligtas at epektibo ba ang mga bakunang ito? Sa ngayon, ang mga bakunang Moderna at Pfizer ang maaaring ibigay para sa primary series ng mga bata edad 12 to 17 at Pfizer lamang ang maaaring ibigay sa kanila bilang first booster shot. Samantala, Pfizer lamang ang bakunang maaaring ibigay para sa primary series ng mga batang edad 5 to 11. Tanging ang mga bakunang nabigyan ng Emergency Use Authorization o EUA ng Philippine Food and Drug Administration o FDA para sa mga bata ang ibinibigay ng libre sa kanila. Patunay, ang EUA na masusing pinag-aralan ng iba't ibang grupo ng mga doktor, healthcare professionals at mga eksperto ang bakuna para siguraduhin na ito ay ligtas at epektibo. Ano ang mga maaaring maranasan pagkatapos mabakunahan? Iba-iba ang reaksyon ng bawat tao sa bakuna. May mga walang nararamdaman pagkatapos mabakunahan, may mga tao namang may minor reaction sa bakuna. Ang pinakakaraniwang naiulat na minor reactions ay sakit, pamumula o pamamaga sa lugar na tinurukan, pagkapagod, sakit ng ulo, sakit ng kalamnan, sakit sa kasupasuan, panginginig, lagnat, pagkahilo o pagduduwal o nausea, masamang pakiramdam, at pamamaga ng lymph nodes o ulani. Karaniwang nararanasan ang mga ganitong minor reaction sa unang 3 araw pagkatapos bakunahan at inaasahang mawawala rin ito ng pusa. Kung sakaling makaranas ng minor reaction, huwag mag-alala, ito ay normal lamang. Kudyat ito na bumubuo ang katawan mo ng proteksyon laban sa COVID-19. Sa kabilang banda, kung walang nararamdaman pagkatapos bakunahan, hindi rin naman ito nangangahulugan, hindi gumana ang bakuna. Kung may nararamdaman, i-report ang lahat ng reaction sa hotline o contact person na ibibigay ng inyong local vaccination site. Kung mas lumala ang pakiramdam ng anak ninyo pagkalipas ng 24 oras o hindi pa rin ito nawawala pagkatapos ng 3 araw o may nararanasang di pangkaraniwan, sumangguni agad sa inyong doktor o sa pinakamalapit na clinic, health facility o center. Meron ding mababang tsansa na ang mga bakuna ay magdulot ng malubhang reactions. Karaniwan, nagaganap ang mga ito ilang minuto hanggang 1 oras pagkatapos makatanggap ng bakuna. Kung makaranas ng hirap sa paghinga, malubhang sakit sa ulo, dibdib o sa tiyan o panghihina, agad sumangguni sa pinakamalapit na emergency room. Ano ang mga kailangan gawin sa araw ng pagbabakuna? Dalhin ang mga sumusunod. Una, dokumento magpapatunay ng relasyon ng anak sa magulang tulad ng birth certificate o baptismal certificate. Pangalawa, valid ID ng babakunahan. At pangatlo, valid ID na may litrato ng magulang o guardian. Dapat, samahan ng magulang o guardian ang babakunahan sa vaccination site. Para sa mga hindi masasamahan ng magulang, magdala ng special power of attorney.
walang special power of attorney, maaaring dalhin ang mga sumusunod. Nakanotaryong authorization letter, affidavit ng magulang o guardian na may panunumpa kasama ng isang public official tulad ng notary public o otorisadong kawani tulad ng opisyal ng barangay at pagpapakita ng valid government ID o barangay certification mula sa barangay captain o punong barangay. Kung magpapabooster ang inyong anak na edad 12 hanggang 17 years old, dalhin ang vaccination card niya na kumpleto ang detalye ng primary series. At kung siya ay kabilang sa immunocompromised, dalhin din ang medical certificate mula sa pediatrician o physician niya na dinidetalye ang comorbidities niya. Higit naming hinihikayat na magpabakuna kayo ng inyong anak sa lalong madaling panahon. Kung mas maraming Pilipino ang mababakunahan, mas maraming buhay ang mapoprotektahan at magiging pinaslakas ang ating bansa. Laging tandaan, kahit nabakunahan na, kailangan pa rin magsuot ng best-fitting mask, mag-isolate muna pag may ibang nararamdaman, at siguraduhin may maayos na daloy ng hangin. Maging bidakid po tayo para sa ating proteksyon at sa proteksyon din ng iba. O paano? Magpabakuna at magpabooster na po tayo at kita-kita tayo sa Pinaslakas na Pilipinas!